Mama. Ako nga pala, Jose Boychua. Kaharap nyo ngayon. At maraming iba na gusto akong makamayan at makausap. Ganun pa man, kinalulungkot ko yung mga taong nasa labas di makapasok. At kanina pa ako nakikiusap na papasukin na. Dahil napakarami pang laruan at dahil sila gusto makisado sa atin lang. Pero anyway, hindi ko na kailangan i-introduce yung mga na-introduce kanina, mga nag-organize dito. Ang introduce ko na lang ang mga siya na nagbantay sa atin ngayon at nag-organize. Long live siya! Long live! Scattering in arms. Ganun pa man, kaila ang grupo na si Melanie Rojas at Jojo Rojas at mga sorority sis natin. Kamusta kayo lahat? Anyway, labong at ako. Anyway, una sa lahat, maraming salamat sa pagdalo, akro, sa mga akro dumalo ngayon. Bigyan natin ang pugay, pagbubugay ang ating mga sarili natin sa pagdalo sa isang napakalaking at napakahalagang pagtitipon natin dito ngayon. To all my Afro brothers and sisters, hayaan ninyo akong daling kayong muli sa panahon na kung kailan namin binuo ang Arpakaparo kasama ang aking mga founders. Noong 1973 sa apat na kanto ng University of Santo Tomas, dito lumabas ang aming hangarin na magkabuklod at isa't isa dahil magulo nung araw at karaniwan hindi ligtas ang maging isa't isa hindi ligtas ang labo ng mata ko kasi sorry. Anyway, hindi ko na mapasahin to. Ito kinumpost ko last week pa. Anyway, binuo namin ang Afro dahil gusto namin magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi mo namin binuo ang Afro na tumami ang aming kalaban sa away. Gusto po namin magkaisa tayong lahat at huwag na po natin pansinin ang mga taong gusto tayong hatiin. Yun. Ako po nakikiusap sa inyong lahat. Pakinggan lang po nyo ang tamang pamunuan. Ako po ay natutuwa na halos lahat ng Afro ay nandito ngayon. Nakikiusap po ako sa mga bumubuo ng ibang paksyon. Please, tigilan na nyo. Walang mangyayari. Hahatiin lang nyo. Robert! Hindi po makakabuti sa ating kapatiran. Tama na po ang siraan. Tama na po ang mga hidwaan. Ako po, na alam ko marami rito na sa kabilang paksyon. Nakikiusap ako sa inyo, yayakapin po ko kayo lahat. Bumalik po kayo sa tamang pamunuan. Donnet! Malamang po, kilala niyo si Brad June Pasaporte. Lahat po. Bawat chapter sa lugar ng babae niya,
nagpapaalam po siya sa akin. Hindi po siya nakakalimot. Tatawagan na ako. At siya aking sinasabi niya sa akin, Pando Boy, itutuloy ko ang inyong pinatak. Tatay, open po. Ganun ba man? Tandaan po nyo, hindi niya po ako kinakalimutan. E nahangako yung tao yan. Dahil isa po sa mga nagpalaki ng ating kapatiran. Tama! Nung tinatag namin ang Alpha Cabarro, Tatay Obet to, Silvestre Santo Tomas, bawat colleges po dyan may kanya-kanyang fraternity. Hiwala-hiwalay ang mga colleges. Pero ang Alpha Cabarro, makikita nyo, nagalagay dyan Intercollegiate Service Fraternity. Umpisa, magtatag sa loob ng UST ng iba't ibang colleges at subang-ayon lahat dyan sa Alpha Cabarro. Meron tayo sa engineering, sa nursing, medtech, sa commerce, kahit saan dyan sa loob ng UST, meron tayong mga kabrad. Ganun pa man, nagkaroon tayo ng ibang chapter, ang unang chapter na naging UE, yan UE. Sumunod, BSP, FEU, PSB, and so forth. Pero ang malalaki ngayon, dyan sa mga university belt na yan, nandoon lahat na nagtatago. Isa ang mga pillars dyan. Sa apat na corners university, nagtatag dyan at nagpalakas ang UE, FEU, PSBA, at iba pa. Tandaan po nyo, wala po yung mga seniors natin dyan, hindi tayo lalakas. Mapua, yan. Isa yan sa mga malalakas na Piyati. Piyati. Hindi ko mababanggit lahat. Alam ko, marami tayo lahat sa university belt. Solid yan. Anaalala ko lang yung mga malalapit doon sa loob ng UST. Anyway, halos lahat dyan, pag tumawag ng SOS ang UST, nandiyan dyan yan. Lahat na apat na gate ng UST, babantayan nila at ahanapin ang ating mga rivals. Anyway, ang handshake po natin, ang talagang handshake natin, ganon, yung kalinggingan. Yan po, dyan kami nag-usap nung araw. Sumunod, may isang university or college na gusto makipag-merge sa atin. Yan ay San Sebastian College. Ang nakiusap po dyan, si FF Edwin Solano, FF Arnel Lorenzo, and FF Obet Posadas. Sila po tatlong FF at nasabi nga na gustong makipag-merge sa Omega, tinatawag na Omega. At tinanong ko bakit, sabi nga, bago lang sila sa San Sebastian, kailangan na ng mga kaibigan. Nagkaroon kami ng brainstorming yan for 2 to 3 weeks. Sabi ko, baka magkaroon tayo ng problema. Hindi, mga mababait to. Lahat, tingin daw nila, lawyer, magiging lawyer sa atin. Nagkausap kami ng San Sebastian. At nagkaayos. Hey guys, nagkahawak na lang po na ang cellphone. At nabanggit nga may bargaining kami. Ang handshake natin, magkakaroon ng hand clip. At ang handshake natin gano'n, nagkaroon ng hand clip. Yan ang umpisa yan. Yan ang napag-usapan ng mga founders nila. They're about 14, 15 founders ng San Sebastian. Sumunod. Yan si Brad Kim. Gagabitin nila ang Alpha Cabarro na pangalan. Ang binabagay nila, magkaroon tayo ng ritual. Yan po na pag-usapan. May isa pa kami pinakamatinding usapan. At sinabi ko, eto pinag-usapan natin lalaki sa lalaki. Gagawin natin lahat yan. Pero huwag lang madidinig muli ang Omega Opsi o naman kahit kailanman. Yan ho, napagkasundoan namin noon.
at wala nang iba. Tatay Boy, malamang ang mga naglalabasan kayo ngayon dahil wala sila ng meeting ng araw. Mainig ka na sa'yo. Dahil yan ang napakasunod. Nagtataka nga ako, bakit may lumalabas ang pangalan ganun? Tapos, may nagbibintang pa na dati raw magkasama kami dalawa. At sabi, alpaka-paka-pa. Ganun pa man, wala akong katotohanan ang mga story telling alive na yun. Pinaliliwanag ko lang sa inyo. Hindi ko po siya sinisiraan. Pero sa akin po, walang dumaan na ganun pangyayari. Anyway, nandito tayo at nakikita ko nakakaisa tayo dahil napakalaki na natin at marami nagkakaroon ng interest sa ating fraternity. Dapat po ingatan natin mabuti. Nakikiusap po ako sa inyo. Makinig po kayo sa tamang pamahalaan. Tandaan nyo, pagka nagkaisa tayong lahat, tayo ang number one sa buong mundo. Lovely Bambino! Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming